ang mga kapatid natin, ang mga kaibigan natin na kakamping kay Attorney Lenny Robredo po, mga bossing. Eh, tanungin niyo ako kung bakit. Dahil yung mga kaibigan nating mga kakamping, ang gusto po talaga niyan. Mismong ako po, mga kababayan, gusto kong matry yung isang Lenny Robredo, no? Sa, kumbaga, maupo bilang senador. Gusto kong matry kung ano yung magagawa talaga ng isang attorney Lenny Robredo. Ano po, nang walang pumipigil o nang walang humahad lang po, mga kababayan. No? Ito si Mark, nagiging dilawan na po. sasabihin ng iba dyan. Kumbaga, mga kababayan, nung panahon ng Vice Presidente si Lenny Robredo, mga bossing, alam naman po natin kung gaano sila inipit ng Administrasyon Duterte sa mga budget, etc., sa mga kung ano-ano po, mga bossing. Ano? So ako, sabi ko, ngayon, nakikita natin, lumalabas ang mga katotohanan. No? Gusto ko ngayon makita kung paano mamuno ang isang attorney Lenny Robredo sa Senado. Nang walang, oh, eto si Duterte, hahadlangan kung ano yung mga gusto ni gawing batas, no, ni Lenny Robredo, kung ano yung mga ganito, ganyan, na maaari at posible na gawin ni Lenny Robredo kapag siya ay nasa posisyon ng Senado. Gusto kong makita po yun, mga kababayan, eh. Dahil nga po, nung panahon ng dating Pangulo, kahit naman nila itanggi yan, ramdam naman po natin. Dati po, tuwang-tuwa tayo. Oh, tingnan mo, ni walang posisyon yung Vice Presidente. No, walang ginagawa, walang nagawa ho. Eh, alam natin, ipit na ipit no Duterte. Ngayon, kaya kailangan mag-double time yung mga kapatid natin, mga kakamping, na mapatakbo sa Senado itong si Attorney Lenny Robredo. Kasi po, desidido yung tao na tumakbo na lang ng mayor sa Naga po, mga kababayan. Desidido si Attorney Lenny Robredo na tumakbo sa Naga, which is na-explain naman niya po ng maayos. Nasabi niya, mas mukhang makakapag-focus ako bilang isang mayor dito sa Naga. Pero hindi po natin masisisi ang ating mga kaibigan, kapatid na mga kakamping. Ano po, talagang pang-national eh. Gusto nating matry eh. Natry mo na, ano? Natry mo na, mga kababayan, maging isang vice-presidente. Oh. Kaso nga lang, merong mga nakahadlang lagi. Hindi mo magawa yung gusto mo, hindi mo magawa yung totoong tulong sa bayan. Kaya lang, mukhang matigas po si Attorney Lenny Robredo na magstay muna bilang mayor ng Naga po. Which is, siguro, kailangan lang irespeto, intindihin ng mga kakamping. Ano po? Si Senator Trillanes din, oh, mga kababayan. Dahil doon sa kanyang trabaho na sinasabi ni Bongo, ha? Si Bongo, sabi ni Bongo, tamad diyan si Trillanes, eh. Samantalang kung pagkukumparahin nyo po, mga kababayan, yung kanilang parehas po silang naging senador. At ngayon, pangkasalukuyan po eh, senador pa din si Bongo. Kung pagkukumparahin nyo po, nako, tinambakan siya oh, nung listahan nung mga nagawang batas oh, ni Antonio Trillanes. At yung karamihan pa po doon, principal pa. Si Bongo, ano, malasakit po, mga kababayan. Malasakit at palugaw. O, di ho ba, mga kababayan? Madami hong nagsusumigaw ho na si Trillanes e bumalik din ng Senado. No. Madami din pong nagsusumigaw sa labas ng mga kakamping na si Attorney Lenny Robredo ho daw po, mga kababayan. E big, kumbaga, mabigyan natin ng tsansa na makapagtrabaho nang walang humahadlang at walang umiipit. Ano ho? Bagay, mahaba pa naman po yan, malayo-layo pa naman po yan, mga bossing, bago magbigay ng, kumbaga, hanggang dito na lang ang araw ng pagpapail ng Certificate of Candidacy. Mahaba-haba pa po yan.
mga kababayan. No, kasi ho, ang nakikita ko dyan, mag-iiyakan ng mga DDS dyan. Kung mamimili ho, mga kababayan, ang taong bayan between Tolentino, between Bato de la Rosa, Bunggo, do sa kampo ng mga Duterte versus sa kampo ng mga totoong opposition ho, nakikita ko ho, mas pipiliin ho yung kampo ng opposition. Lalo't lalo na ho, mga kababayan, na napapatunayan nila na hindi porket kami opposition, laban lagi kami kay Marcos. Ano ho? Hindi porket kami opposition, laging ayaw namin sa ginagawa ni PBBM. Kagaya na lang ng pagtindig dyan sa West Philippines eh. Oh. Di ho ba, mga kababayan? Between mga DDS na mga politiko, takot ho sila dyan eh. Sa usaping West Philippines eh. Samantalang etong mga kakamping, oh yan, ang suporta nila sa ating Pangulo, eh talaga namang hong 100% all out po ang suporta nila sa ating Pangulo, mga kababayan. Dahil ho sa pagtindig sa West Philippines. Yan ang mga tunay na opposition ho. Hindi kagaya nung, eh gusto kasi namin kami yung maupo dyan eh. Kaya patalsikin natin yan. Gawan natin ng mga issue yan. Gawan natin ng mga bintang yan. Pagbintangan natin ng kung ano-ano yan. Yun po ang magiging batayan ng mamamayang Pilipino o sambayan ng Pilipino ngayon ho, mga kababayan, sa 2025 election. Yun po talaga, mga bossing. Maniwala ho kayo sa akin. No? Mamimili ka sa mga DDS, tapos alam mo na talagang ang gagawin lang niya mga yan, ipagtanggol si Duterte. Ano ho? Oh. Sabi ni Rolly Sanchez, speaking of West Philippine Sea Panran, ang dami po, halos 7,000 kung di ako nagkakamali. 7,000, sabi ko nga eh, sabi kay Jordan, Jordan, kailan yan? Yang Panran na yan sa West Philippine Sea, sasama ako. Kapag ka na-tiyempo na nandyan ako sa Pilipinas, malapit-lapit na ho akong umuwi ng Pilipinas. Pero ano lang, isang linggo lang ho kami dyan, mga kababayan. Kumbaga, meron lang importanteng okasyon, mga bossing, at tapos balik na din ho kami dito. Kapag sumakto doon sa araw na iyon, mga bossing, pag sumakto doon sa araw na iyon, yung pagbisita natin, tas may panran ulit na nangyari, sasama po tayo. Ano ba yung comment to ni Mark Collyes? Ayaw nga basahin ni Mark yung comment ko. Ano ba yung comment ko? Yung comment mo? Eh di wow. Asan pa? Oo, naku po. Oo, sa basurahan mapupunta yung kaso ni Digong at Bongo. O paano mo naman nasabi? Eh tinanggap. Yan ay yung mga comment mo? Anak ng tinapa, ang hina-hina nung comment mo. Tapos gusto mo pa basahin ko. Yun na yun. Ediwa. Talagang nahahalata na kayo ay lutang. Ano po? Mga kababayan, nung panahon po ha, nung eleksyon ng pagka-presidente. Ako medyo, sa totoo lang ho ha, kapag ka ho medyo kakamping yung mga nagko-comment, dati syempre, asaran pa, alaskahan pa po mga bossing eh. Pag yung medyo mga kakamping yung nagko-comment, may kaba po ng konti sa dibdib ko eh. Naku, paano kaya sasagutin ito? Malamang kapag nag-comment itong kakamping na to, kailangan may bala ako. Kailangan masasagot ko. May kaba pa po ng konti eh. Pero pag ko yung mga DDS, pinagmamalaki pa nila yung mga comment nila. Ayaw nga basahin ni Mark yung comment ko. Tapos ang mababasa mo, eh di wow. Oh, tapos ano pa dito? Yung bandang taas pa, nasa na yun? Naku po, mababasura. Sa basurahan mapupunta yung kaso ni Digong at Bongo. Eh napaka ano, kahit sino pwede mag-comment niya, kala ko naman, ano sasagutin ko dyan? Nakikita niyo ho, yung pagkakaiba ng mga kakamping, kapag kakamping yan, pihado, rekta doon sa pinag-uusapan. At mapapaisip ka kung paano mo sasagutin. Eto, yung sa mga DDS ho, mga kababayan, yan, ganyan. Ano naman ang katatakutan dyan? Anyway, mga bossing,
chief, amo, sir, ayan. Kailangan magdoble kayod po yung mga kakamping na makumbinsi pa si Attorney Lenny Robredo. Dahil lo, ako mga kababayan, gusto kong makita ho yung isang Lenny Robredo kung paano manungkulan, kung paano umupo, no, nang walang balakid sa kanya. Dahil po nung panahon na siya ay isang vice-presidente, kahit hindi uaminin ng administrasyong Duterte, eh ramdam at alam natin na talagang sobrang iniipit po siya noon. Ngayon, gusto kong makita ang isang Lenny Robredo na manungkulan nang walang umiipit sa kanya. Okay ho, mga kababayan, 296 viewers, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-share, and mag-subscribe dito sa ating channel. Ako po ay mag-workout ako, mag-gym muna ako. Ano? Maraming salamat po, kayo na po ang bahala dyan sa like, and dun sa ngayon pa lang po, no, kapapasok pa lang po, pwede nyo naman po itong panoorin ng replay. Tignan natin, iiyak ka pag naaresto si Digong. Correct. Sino ang itatapat mo kay Enday Sara? Oy! Binago mo na ha. At least, natuto ka dito sa channel na ito. Binago na ni Mark Collier. Sino ang itatapat mo kay Enday Sara sa 2028 presidente? Ano yan? Tsaa? Election. Kasi ho, yung isang beses na kinomento ni Mark Collier yan, mga kababayan, akala niya ang pagtakbo ng presidente eh 2025 daw po, mga bossing. At least natuto ka na 2028 pa, no? Yung presidential election. Eh kasi nung isang araw, kala mo hindi kita natatandaan. Sabi mo 2025. Sino itatapat mo kay Enday Sara sa presidential election sa 2025? Oh. Natuto ka. Dapat magpasalamat ka. Muli po, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.